This way. Okay. You start. I film. Yeah, I do like this. I take your brook away. Ah, there is the bamboo. So yun na nga guys, explain ko na ngayon sa sabo ko yung papel namin noon, yung pang-ilo namin noon, yung kabataan pa kami. Ay, yung hagunoy. So, dyan sa paligid yan, guys. Ang daming hagunoy. Kaya yun, explain ko sa asawa ko yung pang-ilo namin noon. Kasi wala kaming toilet. Tumakbo lang kami doon sa may, ano, sa may mga hagunoyan. Doon kami magpupup. So, yan na, guys. Andun kami sa may patag. Ano ba yan? Tapos, pinuntuhan ko yung, ano, yung kambing ng kapatid kong lalaki. Kasi, i-transfer ko siya doon sa kabila para makakain siya ng maraming grass. Ayan, nakakamiss nga nung unang, anong panahon, kapanahon na namin nung kabataan namin kasi. Nung kabataan namin kasi, marami din kami mga alagang kambing. Kaya, yan. Marunong ako mag-ano, mag-alaga ng kambing din. Kaya, ayan guys, so, transfer ko dyan sa kabila para marami silang makakain ng mga damo. Tapos yung asawa ko naman, siya naman laging taga-video dyan. Ayan guys. So, yung tatlong kambing na yan ay alaga ng kapatid kong lalaki nung older brother ko. At saka yun naman yung nanay ko. So, yun na nga. Ang daming mga saging dyan sa paligid. Tapos, in-explain ko naman sa asawa ko, guys, yung dahon ng saging. Yan ang ginawa naming payong noon pag pumunta kami sa school. Kasi, wala kaming payong. Walang pambili yung nanay ko ng payong. Kaya, dahon ng saging yung pangpayong namin. Or, yung dahon ng alokasya ba yun? Yung ano, yung elephant ear. Yun ang lagi namin ginagamit pag umuulan. Pag pumunta kami sa school, yun ang gamit namin. Gawin namin payong para hindi kami mabasa ng ulan. Yan. Yan guys. Diyan sa paligid na dyan, ang daming, ano, ang daming coconut trees at saka, ano, mga banana trees. Kasi, tinataniman kasi ng parents ko dyan ng mga, ano, ng mga saging para balang araw may makakain naman kami. Aw sila pala kasi minsan lang kumulit sa tinitas. Ayan guys. So, yan, dyan sa tinatayuan namin dyan ay maraming mga kangkong at saka kamuting. Ang mga kamuti. Yan naman yung kapatid mo bayo dyan. Pinakuha ko siya ng 500 pesos kasi nahihingi yung tatay ko ng pang-snacks. 5 PM na kasi guys, kaya ayan, yung tatay ko mag-stop na siya magtrabaho dyan sa ano, sa may bahay kubo namin, kaya ayun, inutusan ko yung kapatid kong babae na bumili ng snacks, bread at saka kula. So ayan naman si ako, napasaway naman kasi yung nanay ko, mahilig kasi yung nanay ko guys na ano, magdala ng cellphone at magpa-music, kaya napasayaw ako dyan. Kaya sabi ng asawa ko, uy, yung asawa ko parang crazy. Sabi nga ako ng crazy guys. Kasi kaya makarinig ako ng ano, ng music, kaya napasayaw ko. Ayan naman siya ko guys, umakyat dyan sa ano, sa may coconut trees. Tapos dyan lang yan guys, parang tuko. Kaya bahayan ko kasi asawa ko nga, ayaw mo monkey. Sabi nga yung sa akin, oh monkey nga.
Monkey ka nga, nung una pa nga eh. Sabi niya sa akin. Anyway, so, hindi ako umakyat kasi hindi naman ako makababa pag umakyat ako. Ayan. Yung nanay ko naman, nagbunot ang mga damo sa ano, sa may kangkungan niya at saka dyan sa may kamutihan niya, yung sweet potatoes. Ayan. Tapos yan, tinulungan ko na lang yung nanay ko sa pagbunot ng mga damo kasi ang daming damo dyan sa ano, sa mga kangkungan niya. Ayan. Ang daming mga damo, kaya ayan, binunot namin yung mga malalaking damo. Ayan. Maliit lang yung kangkungan ng nanay ko kasi ang hirap kasi dyan guys, ang bilis kasi tumubo yung mga damo. Pag hindi mo kasi ano, bunutin yung mga damo, ang daming mga ano, yung mga daga na laging kumakain sa mga ano, yung gaya ng kamuti. Yan, lagi nila yung kinakain. Sila pang nauna sa may-ari, yan. Kaya, ang hirap talaga magtanim dyan guys, kasi ang sa paligid dyan, ano eh, ang dami kasi yung ano, mga damo, malalaking damo. Yan guys. Ilangan talaga yan ng isprihan para ano, para pampatay ng mga damo. Ay, iwan ko sa kapatid ko lalaki, siya may nakaalan dyan. Tapos yan, yan, tatay ko hindi patapos, si mga alasin ko na yata yan. So, yun nga guys. So, patapos na kami dyan. So, kailangan ko lang kunin yung mga kambing kasi uuwi na kami doon sa bahay ng nanay ko. Nung yung bahay na, bahay kubo niya. Yung, yeah, yung pangalawang bahay niya. So, yan. Kinuha ko nga yung mga kambing na yan. Tapos, hinila-hila ko yan. Papauwi. Yan. At saka yung asawa ko, siya naman ang nagbibidyo dyan, guys. Naku, ang likot ng kamay. Yan. Maganda kasi dyan, guys. Kasi yung baykubo namin, andun sa itaas. Yan. Kasi pampang kasi yung ano, sa baba ng ano, sa gilid ng bahay namin. Pampang kasi siya. Ang ganda dyan, taniman ng ano, yung mga bulaklak, yung flower farm. Ang gandang tingnan siguro pag taniman ng mga bulaklak. Ay nako, puro lang kami plano, wala hindi naman namin magawa. Yan. Dyan sa ano, isa ka, yun, ito kasi yung ano ko, yun guys, yung farm ng kapatid kong lalaki. Yan, yung pulis. Sa kanya kasi yung farm na yan. Tapos yung nanay ko lang nag-alaga dyan. Laging pumunta dyan. Ng tatay ko. Gumawa ng ano, yung bahay kubo. At saka later, gumawa rin yung tatay ko ng pang ano, pang yung bahay ba yun na para pang dry ng kupras. Yan ba yun? Pang dry ng ano pala yun? Pang dry ng niyog para maibenta, para gawin ko trust. Ayun guys, tumuli na kami. Yan. Yung una yung kambing. Yan. Kasi yung kambing lang yung sumusunod dun sa, ano, sa ibang kambing. Yan guys, so yung asawa ko naman, yun ang likot ng kamay. Kasi, ang hirap talaga mag-video na lagi nakatingin sa, ano, sa baba kasi ang daming mga kahoy-kahoy sa paligid. Yan. Yan yung rubber trees ba yan? Yung ano ba yan? Yung... juice ng rubber. Yan. Yan guys. So, ayan na yung paligid niya. Maraming friends. Yan. So, yan. Yung kapatid yung laki. Siya na maglalaya sa bag ko dyan sa ano. Sa galing sa ano, bahay kubo kasi hindi na ako dumaan doon sa itaas kasi may daanan din dito sa may ano, may patag, kapatagan. Ayan. Kahit nakalit punta doon sa bahay ng nanay ko. So, yan. Nahuli naman yung asawa ko kasi siya naman yung ano, taga-video, diba? Yan. Lagi yung nahuhuli, guys, kasi lagi nagbibidyo dyan sa paligid. Yan. Ang dami yan, nagunoy. 5 minutes later. So, yun na nga. Dito na kami sa bahay ng nanay ko. At sa kapatid ko lalaki dyan. Yan.
Degeneration ng food sa mga alaga niyang biit. Yung biit kasi niya guys, ano yan, yung lalaki na, yung dalawa na yan. Tapos, yung kapatid kong lalaki guys, ano yan, Muslim yan siya guys. Nag-convert siya ng Muslim nung doon pa siya sa Saudi Arabia. Nag-alaga siya ng baboy, pero hindi siya kumakain ng baboy. Yan. Ang ganda na yun, katawa ng baboy niya. Yan. So, relax muna ang mga person. Yan. Kasi, nag-iis na kami dyan guys. Pinabili ko kasi ng ano, ng kapatid kong babae na kula at saka bread. At saka, ito na mga asawa ko yan. Nagtatanong kung mangga ba daw yan guys. Ayun ako. Hindi naman yan mangga, papaya yan. Ako, wala kasi sa kanila ng ganyan guys. Walang puno. Tapos, ito naman yan. Yan ang tawag dyan ay tisa ba yun? Tisa? Tisa. Oh, atis. Atis pala yan, guys. Ano po? Pinapikin ko yung asawa ko ng ano ng ganyan. Tapos siya sabi niya, strange fruit daw. Ano po? Sinabi ko nga sa kanya, parang pupo daw. Parang pupo. Ayan, guys. Chisa, muna chisa. Andre, you know this, eh? You have your all strange fruit, eh? Yeah. Is this the normal for eating? Yeah. It's like poo poo. It's like a poo poo. Yan pala yan guys, yung ano yung bunga ng pisa. Hindi, ano kasi yan guys? Malaking puno kasi yan sa harap ng nanay, ng bahay ng nanay ko, yung pisa. Kaya nalito ako kung pisa or atis. Kaya pinicturan ko sana yung lens para malaman kung anong tawag dyan sa English. 5 minutes later. So, uuwi na nga kami, pauwi na kami doon sa kabilang bahay ng nanay ko, yung hindi pa natapos na bahay, yung pinagawa ko na bahay yan. Kumakaway naman ako sa mga uncle at sa mga aunties ko dyan guys. Kasi sa paligid dyan, sa area na yan, puro mga kamag-anak ng nanay ko, sa side ng nanay ko. Kaya dyan, pag nakikita ko sila, like kasi akong nag-hi, get nun guys. So, yan. Lakad na kami pa uwi, papunta doon kami sa may kalsada kasi yung motor namin andyan lang sa may nauna kasi yung mga motor dyan sa may kalsada kasi hindi kami sumakay galing doon sa bahay ng nanay ko papunta sa may kalsada kasi yung matirik yung daan at saka mabasa kasi yung daan kaya yan. Naglalakad lang kami papunta doon sa may kalsada kasi andun na yung mga motor. So, ayun na guys. So, see you on my next video guys. So, salamat sa inyong panonood. So, thank you for watching. Bye!